Estado ng relasyon ni Ruffa Gutierrez at Yilmaz Bektas ngayon. Nabigyang linaw na. Hello guys! Welcome back to my channel! Taong 2007 pa nang maghiwalay si Ruffa Gutierrez at Turkish businessman na si Yilmaz Bektas, ang ama ni Lorin at Venice Bektas. Nabigyang linaw na sa panayam ni OG Diaz kay Ruffa Gutierrez ang estado ng relasyon ng mga anak niya sa dati nitong asawa na si Yilmaz Bektas. Naghiwalay si Ruffa at Yilmaz taong 2007 at nag-grant ang kanilang annulment taong 2012. Ayon sa kwento ng Miss World 1993 second runner-up, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap sina Yilmaz at Venice noong nakaraang Holy Week. Saad ni Ruffa sa mga nangyari? For the longest time, wala silang communication. And it was only this Holy Week when the sister of Yilmaz reached out to me and said, "Yilmaz had a dream about Venice. Is he okay?" So, I told Venice, "Are you okay? Reach out to me," and she's worried. Tugon ni Venice, "Give Baba my number, Mommy. I'm old enough." Umamin si Ruffa na hindi niya direktang pinapakausap si Lorin at Venice sa kanilang tatay. Paliwanag niya, "Kasi dati hindi ko binibigay yung number. Lahat through me. Kasi nga mga bata pa sila noon. But now Venice is 18. And Lorin is 19. Noong nandun kami sa Boracay, na-stranded kami for 24 hours. Ipinigay ko yung number ni Venice. Nag-usap silang mag-ama. Dito, ipinahagi na naging emotional ang phone call ni na Venice at Yilmaz. Pagpabalik tanaw ng TV host actress. Siyempre, nag-iyakan na naman. I think nandyan pa rin yung pain talaga ng mga bata that they grow up without a dad. Life could be worse, but I think that's in their heart. Yung pain na feeling nila na inabandon sila ng tatay nila." Hiling ng anak na babae ni Annabel Rama, and I hope one day magkita ulit sila at magkausap sila, and he can be a father to the kids. Tanong ng maraming netizen, payag naman kaya si Lorin at Venice na magkarelasyon ng muli ang mami Ruffa nila? And that's for all now, mga ka-trending. Thank you for watching. Please click subscribe and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pang mga video.